Hello po mga kababayan. Ano niya Mr. Marabilias, yung magandang balita. Parang nasa mall ka ngayon. Nasa mall nga po, pero secret. Hindi ko nasabihin sa inyo kung nasaan tayo mall. And nakakatuwa kasi this time mga kababayan, habang kumakain kami rito sa isang restaurant sa mall, nakilala tayo ng isang kababayan natin na from Canada. Itanong natin sa kanya yung kanyang experience po mga kababayan, kasi matagal na siya sa Canada. Sa kwento niya kanina sa atin, almost 28 years na siya. So bumalik sila rito, parang nasa pagbakasyon sila. Siguro siya na yung magkwento. And alamin natin sa kanya kung ano yung kanyang impression sa ating bagong Pilipinas ngayon with the President Bongbong Marcos, ang ating leader. Kasi nung umalis siya rito, napakatagal na, 1995. Panahon pa yun ni Tabaco. Sino niya, Mr. Marabilias na Tabaco? Yung kapartido ko sa si dating Pangulong Pangulong Fidel Ramos. Now, sa dinig ko sa kanya, pumunta sila sa Canada para, siyempre, just like other Filipinos, looking for greener pasture. Ipakilala ko po sa inyo mga kababayan ang ating kaibigan ngayon, si June. Hello po, sir. June, ano nga po yung ano ninyo? Apelyido? Kalangan. Alana. Kalangan. C-A-L-A. Kalanga. Kalangan. Ayan. Pero taga rito po kayo? Oh, yes po. Saan dito kayo sa Metro Manila? Sa Taguig. Sa Taguig. Eh, nakwento mo kanina, matagal na kayo doon with your wife. Napakagatilo, ma'am. Yes. Pangalan po ninyo, ma'am? Susan Kalangan po. Ay, ko Susan Kalangan. At doon na pala kayo nagkatagpo at nag-asawa. Di ba? Opo. Ikwento mo nga, sir. Kumusta yung Pilipinas nung umalis kayo dito sa Pilipinas? Actually, ang Pilipinas at that time, that's the reason na umalis kami dito sa Pinas, 1995. Kasi napakarumi. Napaka? Napakarumi at saka tulong araw. Napakarumi at nakakatakot nung araw. Oo. At saka wala kang makitang trabaho at that time, kaya umalis kami. Dati, ano yung trabaho dito? Kasi kanina, naikwento mo sa akin. Medrep ako. Medical representative. Medical representative. Di ba maganda yung trabaho ngun? Mayaman yung trabaho yun? Sabi lang nila yun, maganda. May kaibigan akong medical representative. Pero maraming. Mapera. Pero maraming. Kasi yung commission sa mga multinational companies, drug companies. Di ba? Pero pinili mo pa rin na mag-abroad. Oh, kasi dahil dun nga, number one, yung security at saka yung masyado nga parang dumudumi yung buong bansa. Kaya nakikita namin na wala na kaming pag-asa. Uh-huh. So nag-move kami sa... Binata ka pa noon? Binata pa ako at that time. Uh-huh. So ano naman yung trabahong pinasok mo doon sa Canada? Actually, as naging ako financial advisor. Wow! From medical representative to financial advisor. Advisor. Ano ba pala yung trabaho ng financial advisor? Yung parang kami yung nag-aano ng mga clientele kung paano nila i-program yung life nila para mag-roommate at saka kinetic future para sa retirement. Ayun. So, nag-establish ka ng sarili mong agency as financial advisor? Actually, broker kami. Broker? Yes. So, may mga clients kayo? Marami. Ayun mga clients ninyo, Filipino o mga... Multicultural din. Pero mostly, 90% of our client is mga Filipino. Oo. So, yun. Yun yung experience. Yes. So, balik tayo sa ating topic na ngayon, nandito kayo. Ano pala, ba't nauwi kayo? Kasi gusto na namin i-enjoy yung life namin. Kasi we're already like 56 years old. Another 4 years, gusto na namin mag-retire. 56? Yes. Hindi pala magkalayo yung edad po natin. Isang taon lang pala akong medyo matanda sa inyo. 57 ako, 56 ka. Yes, yes. Pero yung itsura po ninyo parang 46 lang or 36. Oh my God, to God be the glory po. Actually, napapagod nga. Nakadadating lang nga namin from Palawan. Oo. Nag-ikot-ikot kayo? Nag-ikot-ikot po kami. Oh. So, sabi mo kanina, taon-taon bumabalik kayo rito. Bakit kayo bumabalik taon-taon? Kasi gusto namin ma-feel yung hospital,
hospitality ng Pilipinas at saka ngayon ang laking pagbabago ng bansa natin. Ibig sabihin, nakikita ninyo na may magandang future ang ating bansa. Actually, to tell you the truth, the future is in Asia. In Asia. Ikwento mo nga, bakit? Ano yung nangyari doon sa kon? Kasi kami rito, ang dream namin, pumuntang Europe, pumuntang Canada, pumuntang Australia, pumuntang America, Belgium, etc. Kasi doon, mayayaman na bansa. Pero, kayo, baliktad yata. Actually, yun lang perception ng mostly Filipinos. Pero in reality, kung nandun ka na hindi ka marunong mag-invest or hindi ka marunong mag-save, it's the same thing. Kahit nasaan ka, kung gusto mong yumaman, kahit dito sa Pilipinas, nakikita namin, lalo na yung mga young generation right now, mas malalaki ang potential na yayaman kaysa sa mga nandun sa abroad right now. Mm-hmm. As a financial advisor, yun ang nakikita po ninyo. Exactly. Kasi ang market at saka ang business right now nakapokus sa Asia, particularly ASEAN. Vietnam, Malaysia, Indonesia, Philippines. Yun ba ang perception din ng mga economists doon? Of course, yes. Na ang ibig sabihin, yung Europe, yung Canada, declining siya, yung economy? Correct. Agree. With all the global recession, matindi ba din tama doon? Yes, at saka ang problema kasi sa mga bansa sa West, sorry to say, but I love Canada. Pero ang problema kasi doon, ang mga tao is masyado na yung freedom nila. Open na sa lahat ng katulad ng paggagamit ng kung pinagbabawal ng mga gamot. Kaya nasira yung society. Yun ang nangyayari. Oo. As of now. So dito, kaya naisip ninyo, while dual citizen ka na? Dual po. Kaya naisip ninyo, kahit still, doon kayo nagtatrabaho, yes. Umuwi kayo rito para to look for opportunities in investments, gano'n? Correct. Actually, ang ginagawa namin ngayon is dinadiversify namin yung investment. Kasi as of now, doon nga sa Canada, napakataas ng tax, right? Kaya parang break-even ka lang din. Kaya ang ginagawa namin, kailangan we have to look for another like country, specifically Philippines, kasi nakita namin yung potential na dito, nandito ngayon ang greener pasture. So, nakita ninyo, with the present leadership, kumusta? Ano yung perception ninyo? Anong nadinig ninyo doon sa Canada as OFW with the present leadership ng ating administrasyon? Sa totoo lang ngayon, mostly ng mga leader ng bawat bansa, most especially sa West, ang gusto nila mag-invest dito kasi nakikita nila yung pagbabago at saka yung potential ng bansa natin, lalo na sa mga like laws na ginagawa ng Pangulo natin. Maganda ba yung ginagawa ng ating Pangulo, especially sa economy? Yes. Actually, he's a good economist. Opo. He's a good salesman as well, like me. Gusto nga niyang isulong yung, ang tawag dito, charter change para yung investments from other countries, ang tawag doon, bumuhos dito sa atin para mag-create ng jobs and economic economic opportunities sa marami nating mga kababayan, lalo na yung tulad mo, OFW, na siyempre kailangan yung mga pinaghirapan mo doon sa ibang bansa, sa Canada, pag mag-invest ka rito ay kikita talaga, di ba? Yes. Actually, so, okay yun sa inyo? Yes. Actually, nakikita na namin ngayon. Nakikita na ninyo ngayon? Yes. Sa present administration? Exactly. So, approve na approve yun sa inyo po? Yes po. What about the, what about yung peace in order sa pag-ikot-ikot po ninyo sa Pilipinas, so far, pagbalik ninyo ngayon? Relaxing kami talaga ngayon. At saka parang secured na secured kami. Unlike 20-25 years ago, you cannot do this here. Kung okay lang sa inyo, ano yung mga investments ditong pinagkakaabalahan ninyo? Actually, for now, real estate. And then, real estate kayo? Yeah, and then we're planning to open up restaurant, small restaurant to begin with. Parang libangan lang. Mm-hmm.
And then para sa retirement, ika nga. Yeah, para sa supplement retirement namin. Kasi kaya, actually yung retirement namin kung doon kami mag-stay is not enough. Kaya kailangan namin talagang dadalhin dito para magkaroon kami ng yung ika nga hindi ka na maghirap. Opo. So, ika nga, sabi nga, comfortable retirement. There's no place like home pa rin. Exactly. Kanina na ikwento mo sa akin na nag-ikot kayo papuntang Ilocos. Yeah. Parte 'yon sa pag-scout ika nga ng mga ano, pwedeng mapaglagyan ng exactly investments. Yes. Palawan at the same time. Palawan. Yeah. And then marami pa. Kaya papunta plano pupunta ng Cebu and then papunta ng Bicol. Pupunta kayo doon sa amin. Of course. Sure po yun. To look for opportunities. Yes. Welcome ka doon sa aming gym. May gym kami doon. Oh, naririnig ko nga po. Pag may pag may nagdigusto na rin kami kasi para sa retirement, ma'am. Mas malaki po kita niyo po. Mas malaki po yata ano yung part. Di ba? Buti kayo na kahit smile lang kumakain. Pero pag Greenwich lang tayo para tipid. Di ba? Kasi may yung kasya lang. Kasi mga kababayan, noong ano, noong kagabi nag-testing din kami, Brad. Nag-testing din kami doon sa ang tawag doon, buffet, yung walang sky is the limit sa kain. Hindi pala kaya yung ganon. Anyway, sir. Balikan natin si sir. Sir John, so ano yung advice po ninyo sa ating mga kapwa, ay sa atin, hindi pala ako OFW. Sa mga OFW na katulad po ninyo. Para kasi may mga nangyayari na nag-OFW, tapos ilang taon, yung ano, ginugol nila sa ibang bansa. Pagdating, bankrupt pa rin. As a financial advisor, ano yung advice po ninyo? Ang advice ko sa kanila, number one, kailangan nyo mag-save and then invest back home dito sa Pilipinas. Matutong magnegosyo. Kailangan mag-open up ng business kasi ang pera nasa business. Wala sa pagtatrabaho. Yung pagtrabaho, wala mang problema sa pagtrabaho. Importante, yung kinita, huwag ubusin. Exactly po. Lalo ipaubos sa ano, leisure, sa family, yung mga hindi man kailangan gastos. Tama. Diba minsan, pag-uwi, lahat ng mga ano, kasayahan, bigay ng bigay kung saan-saan. Diba ganon? Exactly po. Kailangan, yung pinaghirapan nyo, kailangan may katuturan ang pupuntahan. Otherwise, you regret it for the rest of your life. Pwede ba i-detali mo ng konti? Ano mga steps as a financial advisor? Katulad po namin, nagsimula po kami kung ano lang yung kailangan namin, yun lang talaga ang bibilin namin. Hindi yung gusto namin. Need talaga. Oo, yung kailangan. Exactly. Kasi kung hindi, wala po tayong pupuntahan. Pupulutin po tayo kung sa kangkungan. Sabi nga nila. maraming salamat sila sa pagkakataon na ma-interview kayo. At nanonood pala kayo sa akin. Yes. So maraming salamat po sa inyong panonood. Thank you din. Magsasubscribe na ako. Hindi pa ako nagsasubscribe yata eh. Kasi nag-ano kami. Sabi ma? Magsasubscribe na po ako sa inyo. Hindi ka pa ba nakasubscribe? Nakasubscribe po ba ako? Hindi ko alam. Kasi parang pinupos ko pero parang hindi siya kung naglalike lang yata. Ganun ba? Eh. Ipacheck natin. Baka may problema yung channel ko. Baka yung akin po. Aba. Binablock kami doon sa kanila. Opo. Ay, by the way, kasi kanina, mga kababayan, napag-usapan namin yung tungkol sa, ang tawag doon, sa retirement ng mga tao, yun sa mga seniors na. Sa ano ba yung practice? Ano ba yung practice doon sa Canada sa mga matatanda? Doon po, pagka nag-retire ka, lalo na kung matanda ka na talaga, ilalagay ka nila sa nursing home. Kaya kung gusto mo na magkaroon ka ng integrity, kailangan talagang dito ka sa Pilipinas mag-retire. Otherwise, so maganda pa rin dito? Opo. You lose your integrity. You see? Oo. Doon, lahat lang, ano, dapat may pera ka doon. Exactly. Puro pera-pera lang. Oo. So anyway, maraming salamat, Sir John. So mga kababayan, yun ang napakagandang, ano,
sharing sa atin ng isang financial advisor na kababayan natin. So that's our short interview. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.